Ito yung mga organs, di ba? Yung binanggit ko doon sa drawing nung una. Yung liver tie, yung atay. Ngayon, sa baba niyan, ito yung bilugan na yan, apdo, gallbladder. Yung gallbladder nakakonekta dito sa tubo na to, ang tawag dyan, common bile duct o CBD. Yung common bile duct, siya yung nagdadala ng papait galing sa atay papunta sa bituka. Ganon din, meron din galing na papait sa apdo papunta rin sa bituka. Siya yung nagsisilbing daanan. Okay. Ngayon, may bato ka nakakita talaga sa ultrasound, sa gallbladder. Kaya lang yung CBD, parang sinasabi sa ultrasound, normal. Okay. Pero hindi kasi talaga normal. Kaya ako, hindi pa ako convinced na walang problem doon. Kasi madilaw si tatay. So, ano ba magkakos nun? Yung mga ganyang paninilaw, kung may bato, ang number one cause, nahulugan. Yung mga ibang binanggit na natin, pwede rin yon yung mga tumor, pero kasi wala nakita sa MRI. Okay. Meron na po doon. Nasa email po doon. Ah, wala yung papel mismo. Hindi ba rin na-send ko na rin naman sa kanila. Oh, sige, alika. Buksan natin yung ano. Yung sinend ko sa'yo. Basahin natin, ha? Para maintindihan niyo yung result. Hindi lang po ako. Okay. Ito yung babasahin natin after nitong following. Do you follow? Yes, doc. Okay. The common bile duct. Okay, doon na tayo. The common bile duct, 1.4. Ito yon, ha? Ito yon, ha? Ito yon. Ang 1 cm pataas, malaki yon sa sukat. Hindi normal. Ano magkakos nun? Kasi nagkaroon ng may mga bato ka, nahulugan ka ng bato dito. Okay? Pag nahulugan ka ng bato dito, magbabara, di ba? So, magbibuild ng pressure pataas. Kaya siya lumaki. Okay. Ulit. Yung common hepatic, ito yon. Basta ibig sabihin nito lahat, may pressure na nag-build up sa taas nito ng common bile duct. Okay, anong nagkakos nun? Ito. May makikita kayo dyan. A suspicious feeling defect. Nakikita niyo yan? 0.3 to 4. 0.4. Okay, nakita niya? Yes, seen in the distal common bile duct. Pag sinabing distal, sa dulo nito, may nakitang bato. So, yung bato na yon ang nagkakos ng pagbabara, ang nagkakos ng paninilaw at pain. At lagnat. Yung lagnat, ayoko yon kasi parang late stage na yon dahil nagkaka-infection na dito sa area na to. Dahil sa pagbabara. Okay, next. O yan. Doon tayo sa feeling, yung 0.7 to 1.2, nakita nyo? Interesting. Isin, nakita sa gallbladder neck. Ito yung neck. Yan. So may bato dyan na nakita rin. May batong nakita dito, may batong nakita dito. Okay. Ngayon, meron ding nakitang pamamaga sa apdo dito, sa bandang taas yung fundus. Paliw kanan po. Ha? Paliw kanan. Yung alin? Yung pamamaga? Hindi, isa lang naman yung apdo, dito po sa bandang yun. Yung pinaka-roof ng gallbladder. Okay. So sa liver, sinasabi dito, wala namang masses na nakita. Kasi yung walang bukol, which is good. Okay? Meron lang binanggit sa pancreas dito, pero hindi siya mukhang tumor na pangit. May nakitang parang tumubo na mga fibrosis. Fibrosis is benign, hindi siya malignan. Ganon pa man, siguro after ilang months after ng paggaling niya, uulitin natin, pero hindi na MRCP, pwedeng CT scan na lang. Doon sa pancreas na. Mamonitor na lang natin yun, ha? Yes, so far, walang evidence na cancer of the pancreas. In a few months yun, Dok. Oo, pagkagaling na lang, magpapalap pa naman kayo sa akin, di ba? Paayusin muna natin ang problema ni Daddy. Okay? Next. Yung mga iba dito, hindi na ganun kasignificant tulad nitong outpouching. Ibig sabihin, may nakitang diverticulum dito, wala na yun, hindi na yun ang nagkakos ng kanyang problema. Kaya siya naka-admit na yun. Definitely, ang cause is bato. Kasi nakita naman na dito, nag-commit na sila. Ito yung compression. Biliary ectasia, ibig sabihin malalaki yung bile duct or yung common bile duct. Consider chronic formation, underlying, okay, correlation, ayan, choledocholithiasis. Ibig sabihin yan, stone dito sa tube.
stone, tapos cholecystole tayo. Si stone naman sa gallbladder. Okay. Yung iba, inflammatory, hindi naman cancer. Okay, so let's focus na. Yung bad news, yung good news, bato lang. Yung bad news, we need to do something about this sa common bad. Kasi kung tanggalin lang natin to, okay, half lang yung natanggal natin sa problema, pero yung paninilaw niya, hindi mawawala yun. Dahil ang paninilaw, dahil dito. Hindi dahil dito. Ito, sa pain at sa infection. Okay, tsaka dito galing yung bato. Okay? Kung ito lang din tinanggal natin, kasi nandito tong updo, eh yung bato galing dito, pwede mahulugan lang ulit, babalik tayo sa simulang problema. Nakuha. Kasi hindi naman yung bato nagtumubo dito sa tube na to, galing dito, nahulog. Okay. Now, ang ako, ang suggestion ko, para ma-address to, yung tinatawag na ERCP. Bakit? Ito kasi, yung hindi pa to na-invento, open surgery, tapos bubuksan, hihiwa dito, kukunin, susungkitin to. Mm-hmm. Tapos maglalagay po ng tube. Ang tawag doon is T-tube. T-tube. Yung T-tube na yan, yan ang magsisilbing labasan muna temporarily ng papait na galing sa atay. Na nakalabas yan sa balat ng pasyente. For 2 to 4 weeks. Okay. Kasi hindi pwedeng, isa, kunyari, buksan natin tong tube. Hindi pwedeng tahiin lang yan. Baka kasi kumipot. Mm. So, maglalagay ng indwelling T-tube para pag tinahi, yung tahi nandun sa overlying ng T-tube para pag naghilom, hindi siya kikipot. Nakuha. Mm-hmm. Okay. Medyo maano siya, yung matrabaho in a sense na maraming gagawin at saka mas ano sa pasyente, mas major na major yung dating, okay, ng operation. Meron tinatawag yung na alternative, ERCP, endoscopic yan. Magpapasok ng camera sa bibig, papunta dito sa stomach, so bibig, pasok ng camera, hahanapin tong butas na to, yung labasan ng papait. Pag nahanap yan, meron ipapasok na panungkit, susungkitin pa palabas ng bituka, papuntang bituka, tapos wala na, tatain na lang ng pasyente yun. Masama rin sa pinto. Ang maganda doon, dahil sa bibig papadaan, eh, walang hiwa na walang hiwang gagawin dito sa tube. Iba doon yung tinatawag na para sa mga laparoscopic sa pagtanggal yun ng gallbladder. Okay? Mm. O, mamaya pag-usapan natin yun. Okay. Kailangan munang i-address to. Okay? Ngayon, pag natanggal yan, then we go to the next step, which is removal of the gallbladder. O, ano, yun na yan, papasok yung tanong nyo. The two ways of removing it, laparoscopy and open. Okay? Parehas silang safe. Kaya lang, syempre, dahil tusok-tusok yung laparoscopy, mas mabilis ang recovery, mas less ang pain after the surgery. Yun, mas pricey lang kasi ang daming aparato. Pero they are both safe. Kung pipili mo sa open, okay lang din. Lamang lang siya ng mga 2 weeks po of recovery sa bahay. Okay, pero po, okay. Okay sila parehas. Ang advantages, ang disadvantages lang ni laparoscopy, pwedeng lagi, ano, kasama sa consent is possible open. Ibig sabihin, kung, kasi yung laparoscopy, wala yung kamay namin sa loob, di ba? Puro camera lang, no? So, pag nakita namin sobrang komplikado ng gallbladder at maraming nakadikit, sometimes it's impossible not to put our hands inside. Kaya, nagko-convert din kami sa open from laparoscopy. Pero hindi namin ginagawa yun pag hindi kailangan. Okay. Nakuha nyo. Yung laparoscopy kasi, magpapasok kami instrumento, tapos nasa labas, parang kinokontrol namin. Mm. Tapos video assisted. Okay. Nagagawa naman din kahit komplikado. Magkano nakabot na kung ganung ano doon? Oh, yun nga eh. Sige, pag-usapan ulit natin yan. Kaya, ERCP, masisave natin yung paghiwa nito. Kasi pag nakuha na to, laparoscopy or open surgery na dito. Tapos na, after nun. Tapos na. Yun yung ino-offer ko solution. Ang problem lang kasi is wala dito nung ERCP, number one, no? Tsaka, yung laparoscopy dito, pag mo nalang ako ikot, eh medyo makaluma na. Siyempre, pag laparoscopy, kailangan yung video mo, sobrang high definition, di ba? And, ano, yun, walang ERCP. So, ako,
suggesting ililipat natin siya. Kung ako yung gusto yung surgeon, ay pwedeng sa St. Luke's, pwede ako sa dito sa yung may ERC lang to, ah, sa Providence, nalilito ba yun? Sa may personal? Ala, or dito sa Ortigas, dito sa Cainta area. Ah, Ortigas Hospital na tawag doon. Lahat yung may ERCP. Okay, sige. Yun, pero nakuha nyo na yung ano ko, yung plan ko. We have to address these two problems. Okay. This one, I recommend to address it through ERCP rather than tradition. Ah, ito pala, si ERCP, hindi rin yan 100% na makukuha. Kasi minsan, pag sobrang laki ng bato, depende yung bato naman niya, hindi ganun kalaki. Pero, wala rin promise to. Ang mangyayari, pag nag-fail siya, mauwi din kami sa ganon. Okay? Pero, kung mataan ako, siyempre, ibibigay ko naman yung mataas ang chance na, na ang gumagawa niyang gastro eh. Hmm. O, yung ibibigay ko naman siyempre sa inyo, yung experience na rin. So, mataas ang, ano, ang possibility. Pero I cannot promise na 100% masusungkit yan. Depende yan sa, minsan sa sitwasyon ng anatomy, may mga ganon pagkakataon. So, pagka ganon, mauwi din sa T-tube, ha? Okay, pero yun lang yung mga ways. Kailangan kasi dito, number one, magkaroon na ng drainage. Mm-hmm. Kahit dun sa ERCP, pwede sila maglagay ng stent or T-tube na kami yung gumagawa. Why? Kasi nag-fever na siya, di ba yung sinasabi ko, yung sepsis, cholangitis. Nandyan pa rin niya, nagbabadya. Nakatulong talaga yung antibiotic na pinastart ko. Parang kinokontrol niya, dinadamage control niya yung problem. Okay? Pero siyempre, hindi naman pwede forever naka-antibiotic si Judy, diba? Okay. You have to address the problem, which is the stone. Oh, ngayon, naintindihan na yung plan ko, yung recommendation ko. Siyempre, yung tatanungin na natin yung bandang huli, ano yung expenses na, diba? Yes, to. Sige. Then, change ko kayo, si ERCP, hiwalay na ibang doktor yun, nagagawa, hindi ako yun. So, dalawa kami baling team, no? Si ERCP, doon sa Ortigas, ang nakikita ko nasa mga 80 to 90 to 100. ERCP? Oo, kasama na yung PF ng gastro doon. Yun ang nakikita ko doon. Okay? Siyempre, meron pa namang PhilHealth, di ba? Pero, yun yung gross, no? Estimate ko, ha? I cannot give the exact. Okay, now doon sa procedure naman, sa laparoscopy, siguro abuti ng mga 150. Opo. Yung laparoscopy na pagtanggal ng gallbladder, kung open, siguro kaya na mga 110, ganun, 120. So more or less po, if you do the rough estimate, nandun tayo sa figures na yun. Pero syempre, hindi ko pa sinasama doon yung sa hospital na senior, may senior pa yan. Yes, okay. Mahirap kasi magbigay, ma'am, eh. Pero nasa ganong figures na nakikita ko. Based sa experience ko doon na ginawa. Pero huwag na sa St. Louis, mas mahal. Kapag tayo mas mababang ano. Pero tingin ko, practical na yun. Kung ano, kung pakayanin. Dito wala tayong magagawang posible. Kasi kulang-kulang talaga. Anyway, doc, pag nakalupo na si Mama, yun lang sasabihin mo sa kanya, yung mga hospital si Mama. Ililipat natin. Ililipat natin. Nandun din si Dr. Pineda. Nandun din po. Okay? Sana hindi niya natatagal kasi yung ano ko dito is yung antibiotics ang ating kakampi lang sa ngayon. Okay? Buti na lang, hindi na siya nag-fever mo nga. Hindi na po. Okay. Buti na lang. Baga pa wala na, tapos ngayon siya nagkakaroon ng pain. Nakukontrol tayo ng antibiotics. Ngayon mga, siguro mga 7 days. Mas nakaliwala si tatay ngayon yung pagpasok ko. Hindi siya nakapisip na mag-na-impain. Sabi nga rin sa may cardio rin si Dr. Camargo. Sabi nga, iba na nga yung ano yung aura niya na. Eh kasi mag-start na tayo na. Yung sinabi ko, mag-start na ako para mahupa ng konti yung infection. Tsaka yung wiwi niya doon. Nung parang orange tongue, naging red iced tea, tapos brown na siya, parang iced tea naman na brown. Ngayon naman, ano na? Naglalight naman na siya. At least hindi ganun ka, ano yung sitwasyon na ano. Ayun. Basta ang akin, no? Kaya ako nagtuloy ito para malaman na natin ko ng final plan. Kasi yun na lang naman din yung iniintay ko, yung result. Sinabi ko rin kahapon, after the result, I will make my plan.
gastro. Yan, basta maintindihan lang, ay yun lang yung pakay ko ngayon. And then you decide. Kasi si Mama rin, alam mo naman yung pakiramdam na naghihintay kayo dito. Opo, opo. Kaya lang, kailangan ready ko na lahat nung ilapas yun na lahat para at least na, malinaw sa patient. Hmm. At saka tama naman na siya, Mama, kasi siyempre magiging burden sa atin yun na, ano, na, na,